na ng buhay sa inyo lahat. Ngayon, mag-demo lang ako tungkol sa subject ng Google Meet, kung paano siya gamitin mas para sa mga lecture online. So, isa po tayo. Short lang ito. So, ito. Paano gamitin ang Google Meet for lecture o in seminar? So, diyan papasok yung LMS learning tungkol sa online tutorial. So, paano gamitin ang Google Meet? Yung sa mga baguhan, so, simple lang naman ang paggamit natin ng Google Meet. So, simple lang yan. Hindi na natin pahihirapan pa kung paano siya i-manage, paano buksan yung iba doon, kung paano magsama ng PowerPoint sa Google Meet, paano maglabas, at kung ano yung dapat gawin para ma-monitor mo yung mga estudyante mo. Tapos yan eh, kung paano gamitin din yung Google Meet ng isang unit lang, o kaya eh, dalawang unit. So, ano yung dapat natin... So, umpisa lang muna tayo, konting ano lang to, konting papyo lang to ng lecture. So, ano ang need para makapag-online lecture sa Google Meet? So, ano yung unang dapat natin na kailangan? Siyempre, equipment. Yung una na kailangan natin is equipment. So, ano ba yung mga equipment na yun? Internet connection. LMS or Learning Management System. So, ano ba yung Learning Management System? Siyempre, internet connection, alam nyo na yan. So, yung equipment, alam nyo na rin yan. So, hindi yan yung equipment na ano ah, yung ginagamit sa karpintero o sa aircon o kung ano-ano man. Iba to, online learning to. Pero pwede rin itong gamitin ng mga nagtatrabaho. Halimbawa, tulad ko, air conditioning. May mga estudyante ako na may mga ano na. Pwede nila itong gamitin. Pwede nyo itong gamitin as Google Meet meeting. Halimbawa, meron kayong gustong ipakita sa akin. So, pwede nyo gamitin to. Pero sa management system o yung mga materials na pwede natin panggamitin, yung cellphone na isa doon yung Facebook na may camera. So, kasama siya sa learning management system. Kasi software yan eh, ng isang net. So, pagka yun, para hindi masyado maano-sano, para maiwasan yung mga question mark, so, pwedeng i-video. So, yung mga text-text, tapos yun, ipapaliwanag mo rin sa text, kasi hindi makuha nung kabilang linya. So, gagamit na lang ng camera para makita. Sabihin, sir, ito po yun, ano, yung sira, ito po yung unit. So, ipapakita sa camera, ano ba yung sira dyan na napansin mo. So, papakita yun. Sir, ito po yung na-check ko na halos parang ayaw gumana. So, siyempre, pagka nandun, doon ka na makakapagbigay ng suggestion kung ano yung dapat gawin. Kasi nga, naka-on cam ka na sa cellphone. So, yun yung isa sa mga ginagamit ng learning management system. Yung software ng isang sistema sa online. So, equipment for online classes, meeting. So, yan. Computer. Ano-anong klaseng computer ang pwedeng gamitin? Andyan yung cellphone, andyan yung desktop, andyan yung laptop. Tapos yan, kailangan ng headset with mic. O kaya headset lang, tapos yan, may sarili kang microphone. Kaya at saka desktop camera. So, kailangan yan para ma-monitor mo yung mga estudyante mo sa kabilang linya. So, hindi pa pwede na wala siyang camera. Kasi kailangan din ng estudyante mo na meron din siyang sariling Gmail o email para makakonekta sa online classes. So, isa yun sa learning management system. Isa yun na kailangan sa online class. So, nag-teacher ka nga, wala ka naman Gmail, paano ka makapagturo ng online class? Diba? So, yun ang kailangan na proseso para makapagturo ko ng online class. Number one yan, na meron kang access sa net mo.
Eh kung wala kang Gmail, hindi ka makakapagturo, hindi ka makakapag-access sa net. So ano ba yung LMS? So ayan po yung LMS. Learning Management System. So maraming tinutukoy ang LMS. So hindi lang yan. So sa course pa lang yan, yan, software, documentation, tracking, e-learning, management, education, and system. So kung inyo may mapapansin, software. Isa yan sa ginagamit sa LMS. So anong software ang dapat natin gamitin? Pagka magtuturo ka, marami yan. Tulad na sabi ko, meron sa Facebook. Basta't yung mga software na, na ginagamitan ng camera, tulad ng Twitter, pwede yun. Pwede yun. Tapos yan eh, Facebook, sa group. May camera rin yun. So ano pang pwede? Zoom. Gmail. Ngayon, ang ano lang, the best na pwedeng gamitin, it's Gmail kasi meron siyang Google Classroom. So doon ang ano niyan. So si Zoom, meeting lang ito. Pwede rin naman siyang for education. Hindi lang siya basta meeting. Education ano rin, online. So ayan po ang LMS. So tracking, ginagamit yan. Tracking ng mga estudyante kung sila'y pumapasok sa online class. So e-learning, yung mga dapat mong ibigay. Yung mga books, videos na pwede mong ilagay sa online lecture mo. At kung ano-ano pa. So education. So mga education learning ang nilalagay dyan. Hindi yung mga katarantaduhan o kapastusan, ha. So yung system, nasabi ko na kung anong system ang dapat gamitin. Software, yung mga niloload yan na pwede mong gamitin na software sangayon sa e-learning o online learning. So sa system, gagamit tayo ng Google Meet. So yun yung mas madaling gamitin sa online class, ang Google Meet. So sa Google Meet, meron dalawang procedure yan. Pwede kang gumamit ng isang unit lang o pwede kang gumamit ng dalawang unit. So, i-demo ko sa inyo yun. At ito na yun. So, ito po. Punta lang ko tayo sa ating Google account o choose an account. So, pupunta lang ko tayo doon. Kung inyo napapansin, meron akong dalawang account. May dalawang account po ako. So, ayan po. So, ang isa ko dyan, yun lang gagamitin ko. Si 291, tapos na ni-invite ko si 292. Mamaya. Ngayon, ang i-demo ko po sa inyo is paano gamitin ng Google Meet ng isang unit lang. Kasi papaliwanag ko sa inyo kung ano yung diferensya ng isang unit ng desktop o laptop, pag yun ang ginagamit mo lang, ano ang pagkakaiba nun sa dalawang unit na ginagamit. So, ang i-demo ko po sa inyo is one unit of computer lang na magle-lecture ka. Tapos ang papaliwanag ko sa inyo kung ano yung advantage sa disadvantage nun. Okay? So, pupunta lang tayo sa ano, i-click ko lang tong aking Gmail account na 291. Kasi niyan, manghihingi siya ng password. So, itatype nyo lang yung password nyo dyan. Kung ano yung password ninyo, nasa sa inyo yun. So, ako may password din ako. Hindi ko pwede sabihin sa inyo yun. So, ito po. Pumasok na ako tayo sa aking Gmail. So, paano ba gamitin ng Google Meet para sa Google Lecture? So, balik muna tayo rito. So, ano lang. Paano ba gamitin ng Google Meet para sa kagagawin mong lecture o meeting? So, syempre, tulad pinakita ko sa inyo, yung dalawa kong Gmail. So, buksan mo rin kung ano yung gusto mong buksan, kung ano yung gusto mong maging master, kung sino yung magiging slave. Kung sino yung magiging organizer, kung sino yung magiging student. So, isa doon ang binuksan ko, yung si 291, yun. Siya magiging organizer. Tapos yan, yung isa, standby lang muna siya. Kasi ang i-demo ko sa inyo, isang unit lang para makakanda ka ng lecture.
kasi kung ano yung disadvantage nun, kung ano yung makikita ninyo at mapapansin ninyo, papaliwanag ko sa inyo ng maigi, sana may paliwanag, may ipaliwanag ko siya ng tama sa inyo, ng maigi. So, punta tayo rin sa aking account, pero siyempre, gagawa muna tayo ng schedule. So, paano ba gumawa ng schedule sa Google Meet? Diba? So, gagawa tayo ng schedule. So, isi-share ko na sa inyo. So, andito po tayo ngayon sa aking Google Message. So, kung inyo nakikita, primary, social, and promotion. So, promotion, dahil meron po kasi akong YouTube. May YouTube din po kasi ako, kaya binibigyan ako ng promotion. Itong promotion na to is commercial lang po yan. Nag-aalok lang sila pero hindi ko sila tinatanggap. So, kasi pag tinanggap mo yan, delikado. Maaari ka na maglabas ng pera niyan. Maglalabas ka dyan. Lalo na yung mga bangko-bangko na nag-aalok ng insurance. So, huwag niyong i-click yun o tatanggapin o i-admit. Diba, mamaya meron silang dalang ibang virus. Ma-virus yung Gmail mo o mapasok nila, magamit yung email mo, todas ka. So, yan ang advantage noon mga ginagawa niyan. Disadvantage pala yun. Advantage naman nito, nakakatulong din naman din to. Nakakatulong din tong Gmail na to dahil mag-online class ka. Social distance. Kahit malayo yung estudyante mo, marireach mo siya sa pamamagitan ng online class. O kaya mga mahal nyo sa buhay. So, yan. May mga ano pa ako. So, yan. So, nakikita nyo lahat ng mga messages ko ngayon. So, meron tayo sa bandang taas, kanan, meron question mark, support, gear, setting, at yung siyam na dot, siya po yung Google Apps. So, bago muna yon, bibigyan ko muna kayo ng konting hits. Wag na muna tayo rin sa Google schedule of meeting o schedule of classes. May makikita ko kayo rito bandang kaliwa, yung Meet, itong Meet. Tapos siya may camera, may join a meeting, may start a meeting. Pinakamadali itong option, itong start a meeting. Kung, kasi doon, meron na kaagad doon na link tungkol sa meeting. Ito yung may kipag-meeting ka kaagad ngayon na binigyan ka ng link nung kabilang ibayo o kaibigan mo o katrabaho mo o sa opisina na may meeting kayo ngayon. So dito mo siya makikita sa iyong message o kaya sa messenger mo sa FB. So pagka may link doon, on that day, Google Meet meeting yon, kung Google Meet meeting man yun o sa meeting, lalabas yan dito sa iyong messenger sa Gmail o kaya isi-send yun sa iyo sa FB, sa messenger. So i-click mo lang yung pag-click mo, siyempre magbubukas na. Pero ito naman kung Gmail na to is iba. So kung gusto mo mag-start ng meeting without any link, address link o meeting ID o yung mga password, automatic pwede mo tong gawing start a meeting. I-click mo lang siya. Yan lang natin. So yan. Kunilik lang natin, lumabas na siya. So kung inyo napapansin, may microphone sa baba, merong video. Kaya lang, hindi natin may-on si video. Camera is off. So, nagpipil siya. Alam niyo kung bakit? Kasi ginagamit ko na siya ngayon. So, tumingin lang kayo rito bandang taas, kanan. Ginagamit ko na yung camera. Hello. So, ayan. So, kung napapansin ninyo, meron tayong tatlong green na gumagalaw. So, kaya siya gumagalaw kasi gumagana ang microphone ko. So, ayan po. So, nag-join ka ng meeting. Diba? Gumawa ka ng meeting. Ang gagawin mo lang, join. Pwede ka mag-present kung gusto mo mag-present. So, gawin lang muna natin ng join kung anong mangyayari sa join. So, medyo lalaki siya. Meron kang makikita sa taas. Ayun. So, kung yung nakikita, add another. Diba? So, ayan na po yung link.
yung link ng inyong Google Meet. So, gagawin nyo lang. Hindi nyo naman kailangan i-highlight yan eh. Hindi nyo kailangan i-highlight yan. Yung iba, ina-highlight pa eh. Hindi nyo kailangan i-highlight yan. Yan, nakalagay naman dyan, no? Copy, join, info. So, i-copy mo lang yan. So, na-copy na. Kasi pupunta ka ngayon dun sa Facebook mo o sa Facebook mo, tapos yung punta ka rin sa Messenger mo, dun mo lang siya i-paste. Kung sino yung taong padadalan mo ng link. Diba? Intindihan ba? So, kung naintindihan, papakita ko sa inyo yung sinasabi ko. So, i-copy nyo lang yan. Tapos yung dalhin nyo rin sa Facebook. Punta kayo rin sa Messenger kung sino yung tao na padadalan nyo. Doon nyo lang i-paste. So, mapapadala nyo na siya. Basta siya ay online. So, at open natin po. So, ayan. Yan po ang itsura ng start a meeting. So, kung yun ang napapansin, yung bilog na yan na aking picture, eh, gumagalaw. Nagbabibrate. Kasi sa microphone. So, meron tayo ritong isa. Ayan. Show everyone. So, kung inyong napapansin, yung si show everyone, isa lang yan. Kasi nagbukas ako. Wala tayong in-invite. Wala tayong inano. Meron ho rin ditong chat kung saan pwedeng magbigay ng mensahe ng inyong mga estudyante o ka-meeting. So, dito sa sa people, kung ilan yung pumapasok mong estudyante sa araw na to. Okay? Kung ilan yung mga naimbitahan mo sa meeting, yan sila papasok for attendance. For attendance yan, ha? So, ito ang mangyayari. So, tatanong nyo sa akin, oh, makikita naman pala. Diba? Oo, sa unang bukso, unang opening of your Google meeting, makikita mo kung ilan yung papasok. Kasi may oras ka. Free yung time nila para pumasok dyan. Kasi magbibigay ka ng oras sa kanila, may meeting tayo ng ganitong oras o alauna, basta on time kayong pumasok para maaga ko kayong i-admit, ipasok dito sa peoples na to. O add people ka kung gusto mo. Pwede ka naman mag-add people eh. Kung gusto mo. Maghahanap ka ngayon kung sino dyan. Diba? Add people. Kung sino yung gusto mong imbitahan sa meeting mo. Lahat yan ay meron mga Gmail. So, isa sa mga kaibigan ko, si Iglosidos, yan, si Riel, si Cathy, si Rod, yan, siya sa mga kaibigan ko. First Gear, Rico, so, isa yan sila. Kasi, nagkakamustahan din kami yan. Ayan. So, itatype mo lang ito, alimbawa ito, so, yan. Tapos yan, isesend mo lang ito doon sa kanya. Kung gusto mo siyang imbitahin, so, i-click mo lang siya, tapos yan, send. So, iba pa yung sinasabi ko kanina. Copy yung paste nung link. Ipabato nyo naman dun sa isang system, sa Facebook. Lalagay nyo rin sa Messenger. Ipipaste nyo lang. So, ito naman, invitation. Mula doon sa kanyang Gmail. So, close na natin. So, naintindihan mo ba? So, kung mag-i-start po tayo ng meeting, so, pakilala ko muna sa inyo yung nasa baba. So, meeting details, andyan pa rin yung link. Ito yung sinasabi ko, pwede nyo naman i-copy. Ulitin ko, ipapato nyo sa FB, ilalagay nyo rin sa Messenger kung sino yung gusto ninyong invite sa meeting ninyo o klase. So, meron tayong microphone, meron tayong telephone na pang ano, kung tapos na yung meeting, pwede ka nang mag-log out. Meron tayong video. Video ka. Meron tayong turn caption. Kung turn caption, kung ilan yung pumasok, pwede mong gawin dito. Ayan. So, isa lang naman tayo. Ayan. So, ito po yan. Turn caption. So, kung ano yung sinasabi ko pala rito, yung turn caption pala, tina-translate niya na. Pag sinabi kong, how are you today?
So, lalabas yan dyan. Lalabas yan dito. Today, our lecture is Google Meeting. Mali yata yun, ano? Today is your lecture, ni Victor. Yan. Today is your lecture in Google Meeting. Ha? Nagbibigay siya kagad ng salita. Pero hindi naman kailangan gamitin to eh. We not need to use caption. Okay? So, ito-turn off na natin siya. Dahil medyo hindi kayo makakapag-concentrate kung meron kayong binabasa sa baba. So, Tagalog, tina-translate niya parang hindi medyo concentrate on. Diba? Tama siya oh. Kay Tagalog. Okay, i-turn off na natin siya. And, andito yung present now. So, ito sa present now, meron kang pagpipilian na tatlo. So, your entry screen, a window, a prompt tab. Asyan dito naman yung three dots. Ito naman yung mga setting. Ito yung change layout. Kung gusto mo i-change layout yun, mo. So, meron kang slide bar, spotlight, tilt. So, spotlight, solo ka lang. So, sa slide bar, dito sa bandang kanan, makikita mo lahat ng mga estudyante mo tulad nung nakikita nyo ngayon. So, yung tile, ito yung mga pictures o video na sumali sa'yo, yung mga estudyante mo o committing mo, magiging ganyan yan kung pipindutin mo siya. So, pwede mong spotlight. So, magbabago rin yan. So, slide bar tayo. So, yun, nababago siya, di ba? Nagaano siya. Ayan. So, sa present now, ito yung sinasabi ko. So, sa present now, kung magpipresent tayo, ang kailangan mo lang pindutin dito is your entries screen. Okay, bakit? So, pindutin natin kung ano mangyayari ha. Lahat ng iyong mga file, lalabas lahat sa screen, sa kaharap ninyong screen, sa inyong unit ng computer. So, ikiklik nyo lang itong nakikita ninyong picture, so magkukuroon siya ng blue box o red box kung sa inyo man, o green box, o green line pala, green line. So, pagka nagkuroon na ng, ano yan, ng linya, iklik nyo lang yung share. So, may makikita kayong stop sharing, pero dahil magpe-present ka, i-hide nyo na lang muna yan. So, meron ditong stop presentation. Huwag nyo pipindutin yan kasi magpe-present ka pa eh. Diba? So, tulad nito. Sabihin natin magpe-present tayo ng ating lecture. So, pupunta lang tayo ron sa ating folder. So, ito na lang ang gagawin natin. So, hindi kasi siya kayang ipakita ni Zoom kasi naghahati sila. So, pwede silang magsama kaya lang nga nag-agawan sila sa isang camera. So, ito na lang ang gagawin natin. So, tututukan na lang natin ang cellphone para mas maganda yung topic natin. So, wala na siyang video box. So, i-ano muna natin to. Hanggalin muna natin to. Ulitin natin yung ano natin ha. So, pumunta tayo rito sa Gmail ko. So, makikita natin dito is start meeting. So, ito yung pinakamadali. Start meeting. So, ayan. Nag-click na siya. So, ayan. So, dahil lang wala nang kaagaw yung isa. So, ano natin yan. So, meron ho ritong itong three dots. So, sa natin. So, meron siyang turn caption. Kung ano man. So, mamaya na yan. So, pinakamadali yung join meeting. Kaya lang,
ano to, ito yung ora mismo na emergency meeting kaagad on the day. Diba, ngayon, join meeting tayo, ha? So, ayan po yung lalabas. So, tulad na sabi ko, ito po yung copy joining info, ito po yung link. So, pwede nyo itong i-copy, tapos nyan, i-send ninyo rin sa FB. Sa FB, kung asan po yun inyong mga estudyante, sa group. So, alisin natin yan. So, ito naman sa taas, ito yung mga person, ito yung chatting. Ito yung time. Kung inyong napapansin, dito po sa taas, ayan, ayun po ang isa. Yan po yun. So, ito po yung person, ito po yung chatting, time, saka yung video ko. Yan. So, yan po siya. Asan ito po yun sa baba? Ito po yun meeting details. Nandyan din nakasulat din yun link na pwede ninyong ipasa doon mismo sa group kung asan yun inyong mga estudyante sa Facebook na meron silang group na mismo pagka-enrollment. Siyempre, gagawan mo sila ng group para makapag-online class ka. Asan, copy lang din ito uli. Asan, pasa mo lang doon uli. Tulad nung sabi ko noon una. Asan, ito yung mic. Microphone. Ito yung end call. Ito yung camera. At ito yung turn off caption. Ayun yung nakita rin kanina. Pagka nagsasalita ka, may lumalabas na word. Pero hindi natin kailangan yon. So, ito naman yung present now. So, sa present now, ito ang inyong makikita. Yan. Meron siyang add Chrome tab. Tapos yan, a window, UR entry screen. Yan po. Balik, ito naman po yun, 3 dots. Pag pinindot mo yan, ayan, meron change layout, full screen. Ito, full screen na yan. Full screen na tayo dyan. So, turn on caption, yung kanina, setting, may setting din. Yan natin setting. So, ito yung setting. Oh, audio. So, in audio, nagano rin siya kasi itong laptop ko, meron din siyang sariling microphone. May mic din siya. Meron din siyang mic. So, ngayon, ang mangyari, so, yan lang natin itong audio, kung ano yun gusto mong gamitin dito. So, pwede tayong gumamit ng microphone. So, kasi ang gamit natin is microphone. Hindi naman stereo. So, pagka microphone, medyo okay yun sounds niya. Yung sa kabila. Speaker. So, ayan, speaker. Headphone. O kaya, default speaker. Yung mismong speaker na talaga to. Yung communication speaker. Headphone. So, dito tayo sa baba. So, ayan po. Pwede nyo pagpilian. So, ang gagawin naman natin ngayon, punta tayo sa present now. Add lang natin tong your entry screen. Kasi makikita nyo yan. Yan, makikita nyo na siya dyan. So, makikita ninyo yan. So, lagyan lang natin ng mataas para yan. So, pindutin lang natin to. Tapos yan, share. Ayan na. So, hide natin si. So, pwede na tayo mag-umpisa. Enter lang natin siya. So, ayan na. So, huwag nyo lang pipindutin tong stop presentation kasi pag pinindot ninyo yung stop presentation, yan, pag pinindot ninyo yung stop presentation, hindi kayo makapag-present. Hinto kayo. So, ang gagawin lang natin, pupunta tayo ron sa ating folder. Tapos yan, bubukas lang tayo. So, yan. So, ito ang ano dyan. Kasi ang Google Meet, kung ano yung pinindot mo, nakikita nila yan. So, ang problema, pagka isang unit, tulad ng sabi ko, pag isang unit ang ginagamit mo,
at ikaw yung nag-ooperate, isa lang yung unit mo, ito makikita mo. Ito lang siya ang makikita mo. Yan lang talaga. So, hindi mo na makikita yung banda rito sa kanan ng mga estudyante mo. Pero, sa kabilang linya, yung mga estudyante mo, nakikita nila to kabuuan. Tapos yan ikaw, nakikita ka rin nila sa camera. Pero sila, hindi mo sila makita kasi isa lang unit ang ginagamit mo. Medyo malabo yung sinasabi ko kasi isang unit lang yun, pinapakita ko lang sa inyo. So mamaya, yung ikatlo, ikaapat na i-demo ko, doon yun na makikita bakit kailangan dalawang unit ang gamitin mo pagka mag-present ka sa Google Meet. O kahit dun sa Zoom, ganun din, dalawa. Pero sa Zoom, pwede kang gumamit ng isang unit lang. Hindi tulad nito ng Google Meet. Tulad nito, ito yung hindi rin ano sa Google Meet kasi. Kasi hindi mo makikita yung mga attendance mo rito, yung mga estudyante mo rito bandang kanan eh. Kasi dapat makikita mo siya eh. Kasi ano kay, ikaw yung organizer eh, ikaw yung gumawa. Pero sa katotohanan nito, kahit ganyan ang nakikita mo sa harapan ng iyong computer, sa monitor, ikaw naman, nakikita ka nila dun sa kabilang linya. At na nagsasalita ka kung anong ginagawa mo. Pero sila, hindi mo sila makita. Kung sila ba'y lumiliban na o kung ano yung ginagawa nila rin sa kabilang bahagi ng camera. Pero ikaw, natatanaw ka nila. So, yan po ang problema po sa isang unit lang ng na ginagamit pagka ikaw ay nag-Google Meet. Pero positive naman na nakikita nila kung ano yung ginagawa mo. Pagka nilipat-lipat mo siya, nakikita rin nila yan na lumilipat-lipat at natitrace ka nila na nagtuturo ka. Pero ikaw, hindi mo sila matrace kasi wala yung isang bahagi rito kung asan yung mga estudyante mo na dapat mo silang makita. So, wala kang monitoring. Ang nasa sayo lang is presentation kasi ikaw yun organizer. Ito ang organizer, nagpipresent ka pa. So, dapat meron magpipresent. Iba pa yun, magiging organizer. So, yan. So, makikita nila yan kung ano ginagawa mo sa kabilang linya. Kung ano yung ginagawa mo rito, makikita rin nila. Kaya lang problema, sila hindi mo makita. So, ito po ang problema pagka nagle-lecture ka sa Google Meet. So, yan lang po. Pero pagka Zoom, meron kang picture dito. Sa Zoom, may picture ka dyan. Tapos yan eh. Pagka may mga estudyante ka, picture mo rito, tapos yan nakahilera lahat sila dyan. Diba? Pero itong Gmail, itong Google Meet, wala. Wala ito. Talagang kailangan mo talaga ng isa pang unit para makita mo sila. So, i-skip na natin. Stop presenting tayo. So, pagka nag-i-stop presenting ka at naklo-close ka ng mga file mo, napapansin din nila yan. Nakikita nila yan na naklo-close ka ng file. Ibig sabihin nun, patapos ka na. So, balik na tayo ron. So, yan na ulit. Ngayon, pagka pinindot mo itong stop presenting, hindi na nila makikita yung gusto mong buksan sa iyong desktop. Hindi na nila makikita yan. Kasi ang makikita na nila ay ito. Itong kabuuan na to ang makikita mo. Kung ano yun, kung ano nakikita ng camera, yun ang nakikita nila. Tulad nito, ang nakikita ng camera, hawak ko po yung cellphone, ako po yung nagsasalita. Yan ang nakikita ng mga estudyante ko. Kasi, itong bahaging ito, andyan sila lahat nakahilera. Pagka nag-present ka, hindi mo na sila makikita kasi isang unit lang ang iyong ginagamit. Di tulad nito. Yan. Dapat yan, eh makita mo rin ito. So, sa yung i-demo ko sa inyo ng bandang huli, ikatlo yata yun, ikaapat na demo ko, dun yung malalaman na importante talaga na dalawang unit ang inyong gagamitin na desktop o laptop.
maaaring yung sa laptop, yung sa desktop. So yan po ang maaaring mangyari sa Google Meet pagka isang unit lang ang inyong ginagamit. So alisin na natin tong chatting. So yan na, lumaki na siya. So palitin lang natin. So balik ulit siya sa dun sa dati. At pwede na natin tong alisin kung gusto nyo. Pwede na rin yan kasi is the presentation eh. So end na yon. So yun po yung banda rito. So yung susunod naman eh yun ano na kung paano naman mag-schedule. Pagkatapos sa schedule, papakita ko naman sa inyo kung paano naman gamitin ang dalawang unit. So yun na yung salita na isang organizer saka isang student. Kaya yung nakita nyo kanina eh dalawa yun aking Gmail. So balik na tayo rito. So ayan, hindi pa nag-i-stop presentation, di ba? So kung ano yung napipindutin natin, makikita talaga ng mga estudyante nyo, talaga makikita. Kaya nga pagka mag-present po kayo, siguraduhin lang ninyo na wala kayong ibang mabubuksan kundi ang inyong meeting lang at lecture. Kasi baka mamaya meron kayong mga sekreto na naka-folder, nagkamali kayong buksan, eh makikita nila tulad ng mga answer sheets. Kasi mga estudyante, matalino yan pagka-online. Meron yung mga recording system tulad ng cellphone. Harapan lang ng cellphone yan tulad nito. Dito lang yan ilalagay. O kaya eh yung computer nila may record. Naka-activate yung recording nila. Pero meron tong tong Google Meet, meron tong setting na hindi sila pwede makapag-record. Meron yan. So hanapin nyo lang sa setting, ha? May natin start presentation. Ito yung kanina na nag-start presentation tayo. Start a meeting lang. Wala pa yung schedule. So iba pa yung schedule, iba yung start a meeting ng ura-urada. So stop na yan. So ilalag out na natin yun ano. So nakalag out na siya. So log out na yun. So dito lang tayo sa start a meeting ha, yung kanina ha. Kanina, start a meeting yung kung paano. So yun yung meeting na biglaan. Yung biglaan lang ba? So punta na tayo rito sa isa. Kung paano gumawa ng schedule ng klase o ng meeting. So may ganoon tayong question mark, support, gear setting, at Google Apps. Yung gear setting para lang yan sa Gmail ha, hindi yan dun sa Google ano. Yan dun sa Google Meeting. O sa start a meeting, hindi yan yung sinasabi ko. So, Google Apps. Punta sa Google Apps. So, Google Apps. So, marami siyang mga pwedeng gamitin. May andyan yung account, search, may business, may map, YouTube, Play, News, Gmail, Meet, Contact, Drive. Ito yung Google Drive. Calendar, Translate, Photos, Duo, may Shopping, Dasyan, si ito maganda sa no sa Gmail. Yung ito kasi sakop ito ng Google Drive. So meron siyang yung Google Meeting natin is dating Google Hangout. Dati 'yon. So meron tayong document, pwede kayong mag-type diyan. So yung mga document niyo na ginagawa niyo sa document windows o sa doc, pwede niyo i-save dito sa Gmail. Pwede yan dyan, hindi mawawala yan as long na alam ninyo yung Gmail ninyo at yung password. Kasi kung hindi nyo na alam lahat ng mga file ninyo, hindi nyo na makukuha. Pero meron mga tao na marunong i-retrieve yun inyong password o malaman. So, isa dun yung pamangking ko. Pagka nalilimutan ko yung password ko, kasi hindi rin niya alam, may technique silang ginagawa. So, meron tayong sheet. Ito yung Excel, tapos yan slide, ito yung parang PowerPoint, books, hangout,
keep, jump forward, classroom, ayan, earth, collection, art, culture, Google Ads. So, collection, yung mga pictures na pwede mong i-ano, tapos yan dito yung mga art, webcast, ayan. So, ito yung ginagamit na natin ngayon. Ang iba, mga private school. Classroom, Google Classroom, kung asan yung mga estudyante nila nandun, tapos yan, yung teacher nila, nag-iiwan na lang ng assignment o ng activity, o kaya yung video. So, dyan nila pinapasok lahat yan. So, itong tatlong to, importante rin yan. Books, yung mga reminder. So, dun tayo sa atin sinasabing schedule. Paano pa mag-schedule ng Google lecture o meeting? So, punta ka lang ng calendar. So, ito na. So, today is September 8. So, pwede kang mag-schedule dyan sa calendar na to kung saan araw na gusto mo. Pwede kang mag-schedule kinabukas para sa susunod na linggo. So, pwede yun. Pwede yun. Hindi yung mawawala. So, sabihin natin mag-schedule tayo ng September 17. So, lumabas siya 17, Thursday. 17. So, anong oras ang lecture mo o meeting? Sabihin natin alauna. So, pass, ano lang, mabilis na click mula sa kaliwa ng inyong mouse. Pass clicking lang naman. Yan, no title. Ito, single clicking pa lang to. No title, pwede nga nang gumawa ng title dyan. Tapos yan, yan, yung mga task. Ito na. Pero, wala kang may invite. Mag-i-invite ka, pagka nagawa mo na, ito, si Add Google Meet Video Conference. Iyan mo lang siya. Pero hindi tayo, mas maganda yung buo. Yung buo. Mas maganda yung buo. So, i-alauna, mabilisan lang ng click mula sa kaliwa ng mouse. Yan. Yan siya sabi ko, meron siyang save, may title, may day, September. September 8 pa lang, di ba? So, dito nakalagay na September 17. So, huwag niyong intindihin niya kung mali yung date kasi sa Google yan. So, meron din siyang add description, notification, 30 minutes. So, itong notification, 30 minutes, ring a bell yan. So, hindi yan yung mga ano. So, sabihin natin September 8, dito title, maglalagay kayo ng title dyan, hindi maaaring hindi. Sabihin natin, lecture in Google Meet. Kulang, Google Meet. O kaya, presentation. Okay. Demo in Google Meet. How to use. How to use. Yan. Tapos, punta kayo rito sa date. So, pwede kayo maglagay ng date dito. Tulad ng sinabi ko, is 17, di ba? Ang date na napili natin is 17. Yan, 17. Pala yun. So, 17 ang napili natin. Kasi ang punta kayo sa time zone. Tingnan yung time zone. Huwag nyo basta-basta lang ililive ka agad. Pamamayan, time zone yan, Australian o kaya New Zealand. So, mangyayari niyan, yung oras ninyo, madi-delay. So, dapat, palitan ninyo yung time zone. Tulad nito, yan, nakaset up na siya, is Philippines. So, kung makikita nyo rito ay hindi Philippines o Singapore o Taiwan, pindutin nyo lang tong arrow down. Tapos yan, hanapin ninyo ang inyong time zone. Yan, dalawa na lang. Taipei, Philippines, saka Singapore. So, pagka may Philippines, Philippines. Kung walang Philippines, Singapore o Taipei. So, dala may Philippines, Philippines tayo. So, click. Okay.
So, ayan na. Ang time zone niya is GMT 8, Philippine Standard Time. Pero, yun na. So, ayan. So, meron na tayong time zone, may oras na, may date na. So, ito ang atin at Google Meet video conference. So, andito yung link. Andito yung link. Pindutin nyo lang yan. So, yan yung link para lumabas itong box na copy meeting link na pwede nyo ipamigay doon sa group ninyo sa social media, doon sa Facebook. Kung yung mga estudyante ninyo na nag-enroll, meron, ginawan mo sila ng group as a group. So, doon mo ilalagay ngayon yung link. Tapos yan dito, adding description, ilagay mo rin dito, we have a lecture in September 17 at 1 p.m. Tapos yan, sunod mo dyan, this is the link for Google Meeting Class. Kasi nagay mo link as yan, dahil lang kinapin natin yung link dito, yan, pwede mo na siya rito ang ilagay. Tapos yan ito, pwede mo itong i-drag, i-highlight, tapos yung copy uli. Copy nyo lang. Tapos yan, dalhin nyo rin sa Facebook. Dito. Tapos yan, doon sa Messenger, doon sa group nila. Sa group ng iyong mga estudyante. Doon mo i-paste. Lalabas ngayon yun doon. I-paste yan doon. Yan, yan na, nagawa mo na, di ba? Ipunta ka naman dito sa AdGuest. Ngayon, sa AdGuest, ito yung ano ha. Meron tayong i-add na guest. Di ba nakita nyo yun, ano ko, yung dalawang Gmail account? So, yung isa doon, siya yung mag-present. Yung isa kasi is organizer. Pero si organizer, mag-present yun. Ngayon, yung isang inimbitahan ko na isang Gmail ko, si 292, siya yung mag-present kahit na siya yung student. Dalawa yun. So, makikita nyo yun. May papakita ko sa inyong ano nun. Demo kung paano siya gawin as dalawang unit. Ito naman yung dalawang unit. So, yung kanina, isang unit ang yung ginagamit. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo is dalawang unit. Mamaya-maya. So, ang dinidemo ko sa inyo kung paano magbigay ng, kung paano gumawa ng schedule. So, ito na. So, ilalagay ko ang akin isa pang Gmail account. gmail.com. Enter. So, dalawa na sila. Kung yung nakikita, yan, dalawa na sila. Isang organizer, yung nag-invite, inimbitahan si Manuel Marino na 292. Kasi ang nag-invite si 291. Inimbitahan niya si 292. Para makatulong sa presentation. Isinama ko lang si 292 sa grupo ng mga estudyante ko na aharap sa meeting ko. Naintindihan mo ba? Ito yung dalawang unit. Mamaya, makikita niyo yung dalawang unit. O yan. So, yan na yung dalawa. Tandaan nyo ha, si 291 ay organizer. Siya dapat yung mag-present. Hindi ba? Pero ang mag-present is si 292 ng PowerPoint. Tapos yan, ang magsasalita sa harap ay si 291. Pero nakikita niya yung mga estudyante mula rin sa kanan ng iyong monitor, nakikita mo sila habang nagpe-present ka. Habang yung isa naman ay nagpe-present ng PowerPoint. Tulad nung nakita ninyo sa yung kanina, yung pinresent kong PowerPoint kanina. Walang makita mga estudyante ron. Pero dito sa itidemo ko, na ikalawang ikalawa o ikatlong demo kasi ito yung ikalawa eh. Ikalawa ba to? Ikatlo. Kasi yung una,
Yung una is starting meeting. So nag-starting meeting, makita nyo kung paano nag-starting meeting lang. Wala pang ano yun, wala pang schedule yun. Ura-uradang schedule yun. Ngayon, ito naman is schedule. Gumagawa ka na ng schedule para sa susunod na araw. Kasi September 17 to. So, sa susunod na araw, ito. So, nakagawa ka na nito. Dalawa ang iyong email, dalawa ang iyong Gmail. Magtutulungan ngayon yan. Habang nag-present ka, online. So, isi-save mo na siya ngayon. Pag sinave mo yan, isend. Yung inimbitahan mo, mapupunta yan dun sa Gmail niya, sa kabilang unit ng computer. Ngayon, ito na siya. Ayan na. So, balik tayo sa 8. Kung titingnan nyo, si 8 is wala. Kanina nag-demo tayo, kaya meron siyang cut line na pula. Nag-demo tayo kanina eh. So, kung pupunta tayo rin sa ating ginawa, 17, ayun naman siya, nandun siya. Hindi siya mawawala. So, dahil inano mo siya, gumawa ka ng schedule, checkin mo ngayon pagbago dumating ang 17. Checkin mo yan doon mismo sa iyong Gmail sa calendar. Ilan ba? Buha ba? So, alis tayo sa calendar para makita nyo. Umalis tayo sa calendar, hindi ba? Umalis tayo sa calendar. So, balik tayo rin sa tatlong dot sa Google Apps. Hanapin natin si calendar. Pindutin natin si calendar kung nawala ba siya o hindi. So, pupunta tayo sa 17. So, yun pa rin siya. Diba? So, up tayo. So, yan po. Hindi po nawala. Diba? So, yan yan. Checkin nyo yan bago mag September 17. So, gagawin naman natin is mag-out tayo dyan. So, yan. So, pag-out, so yun na. So, ano yung susunod? So, ang susunod doon, dahil nakagawa na tayo ng schedule, so, hintayin lang natin ng September 17, o hindi na, hindi. Dire-diretso tayo. Dire-diretso ang training. Dire-diretso ang demo ko sa inyo nito ng yung isa. Yung, ito yung pinaka-last demo na gagamit tayo ng dalawang unit, ng computer para makita natin yung pagkakaiba ng dalawang unit sa isang unit. So tulad nung dinemo ko kanina, isang unit lang yun. So doon yung malalaman kung ano yung ibig kong sabihin kung bakit pag isang unit, hindi mo nakikita sa harap ng windows ng iyong computer o monitor o screen, yung mga estudyante mo mula ron sa kanan. Hindi mo sila nakikita. Samantalang doon sa pag dalawang unit ang hawak mo, makikita mo na sila, nakakapag-demo ka pa. So, papakita ko sa inyo yun, kung ano yung ibig kong sabihin. Yung disadvantage nun, saka advantage ng dalawang unit, saka yung pagkakaiba ng dalawang unit sa isang unit lang ginagamit mo. So, ganun lang siya. Kung ano yung pinagkaiba ng dalawang grupong yun. Na yung isang grupo, dalawang unit ang gagamitin mo, yung isang group, isang unit lang. Tulad yung nakita ninyo nung una. Ito naman is 2 unit na. Okay? Okay, tingnan natin. So, ito po ang isang unit ng aking laptop. Ito naman po yung aking isa pang unit ng aking laptop. So, gamit ko na po cellphone para makita po ninyo. So, ayan. So, toto. So, ito yung nakikita po ninyo. Kung saan po ako nakaharap na camera, ito po. Ito po yung 291 na Gmail ko. Sa Emmanuel Marino, 291.
So, ito yun, nag-invite. In-invite niya si 292 na nandito sa isa kong laptop. So, kung mapapansin ninyo, ang laptop ko, ayan po, kasi sira na po siya. Wala na po siyang monitor. So, ang ginagamit kong monitor, yun, pang desktop, yun sa CPU. So, Frankenstein na ang tawag ko po sa kanya. So, ito, ang gagawin lang po natin. So, kung ito ang gagamitin natin na presenter, presenter ng PowerPoint. So, ang mangyayari niyan, magbubukas lang po tayo ng PowerPoint. So, ang una-una natin gagawin ay ito. Makikita po ninyo rito. Ito. Hindi po makikita yan. Yung turn on caption at present now. So, present now. So, pipindot ninyo lang si present now. Pag napindot yan, lalabas yung tatlo. Meron tayong Windows saka Chrome tab. So, ang pipindutin lang po natin is your enter screen. So, ayan, your enter screen. So, pindutin yan. So, may lalabas po dyan. Ito. Ito ang lalabas. So, ito yung ano ha. Ito yung si 292 na mag-represent. Siya na lang yung mag-represent. Kasi dito, ito, yan ka man ngayon magmamonitor ng iyong mga estudyante habang nagle-lecture ka. Okay. So, ito po siya. So, ayan. So, pindutin natin to. So, magkukurong siya ng blue box. As yan, ipindutin lang po natin si share. Ayan, si share. Ipinindot si share. So, lalabas yan. Doon. Ayun na. So, umiikot-ikot na siya. So, yun na. Yun na siya. So, ayan. So, dalawa na sila. So, yun. So, ito yung isa. So, ayan, dalawa na. Pero pagdating mo rito, ay, dalawa lang siya. Pero pagdating mo doon, ay tatlo. Pero pare-pareha sila ng muka. Ayan, pare-pareha sila ng muka. Ngayon yung nakikita sa gilid, yan ang Google Meet. Yan ang makikita ninyo sa Google Meet. Yan po. So, ito ang magiging inyong monitoring. Pero, dito ka magpe-present sa harap na yan. Itong hinaharapan ko ng camera, ng cellphone. So, dito, ito po ang mag-represent naman ngayon. Medyo maguguluhan lang kayo sa sinasabi ko, pero nasasakyan nyo naman. So, meron na siyang stop presenting. Yun. So, i-hide lang natin to. So, kung inyong nakikita, ito, kung nakikita ninyo sa baba, ito, makikita nyo rin ito doon sa kabila. Yan, kung saan magle-lecture. So, yan, makikita nyo rin. Diba? So, dito, so, mag-present na tayo. So, magbubukas lang tayo ng ating file. So, pupunta ka lang dito ng file. So, matik na yan. Kung ano yung kung ano yung pinipindot mo rito sa kabila, yun din ang makikita rin nila doon sa kabila. Makikita rin yan ng mga estudyante mo kung ano yung binubuksan mo. Kaya kung meron kang mga scandal dyan, huwag mong bubuksan. Dahilan makikita lahat-lahat sa'yo. So, punta tayo sa document. Double click. So, punta tayo sa aking folder ng RAC, Lecture, Survey, Google Meet. So, pumili lang tayo dyan kung ano yung gusto nating i-present. So, ayan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. So, dito tayo sa 4, yung pinaka-last. So, ayan. Kung ano yung nakikita mo rito, kay 292 na mag-represent, salit na ikaw mag-present kasi ikaw yung nag-invite, yun din ang makikita mo. Kaya dapat dalawa ang iyong unit. Pwede rin naman isa kasi pagka isa, ang ginamit mong unit, ito ang mangyayari. So, wala kang makikitang mga estudyante mo. Hindi tulad dito sa kabila. Yan, hindi tulad yan.
na makikita mo sila. Kasi andito yung side, oh, dito lahat nakahilera ang mga estudyante mo. Yan lahat. So, ito yung nag-represent. So, gagawin lang natin. Ibut na tayo. Bubuksan lang natin to. Yung PowerPoint. Nakikita mo yan, yan. So, nakikita mo rin yan dun. So, yun, oh. Kung ano yung nakikita mo rito sa presenting, yun din. So, ito. O, yan. So, i-click lang natin yun. Slideshow sa baba. Yan. Yan ang slideshow. So, click lang po natin yan. Oop. Yan, slideshow. Click lang natin para lumaki. So, lumaki siya, di ba? Ngayon, pagdating dito sa kabila, ganyan lang siya kalaki. So, di ba? So, ngayon, dahil ang dalawa ang iyong unit, so, yan. So, kasi yan yun. Yung inimbitahan mo na pangalan mo sa isa pang Gmail, siya ngayon na magpe-present. Ngayon, ito namang isa na nag-invite dun sa isa, sa 292, si 291 na nag-invite. Ngayon, bilang ikaw, trainer ka, hindi ka rito haharap. Hindi ka haharap dito sa in-invite mo, sa iyong sariling Gmail. Kasi sinali mo ang isa mong Gmail na pangalan, yung isang pangalan mo na Gmail, isinali mo siya. Sinali mo siya doon sa lecture. So, kaya lumabas siya as tatlo o dalawa. So, kung iyong nakikita, ito ang nag-invite. You, tapos yan ito ang in-invite mo, tapos yan nag-present ka. So, malalabas niyan, dalawa talaga ang lalabas niyan. So, ito, student, pero nag-present ka. Nag-present ka pa rin. Dalawang unit mo, pero nag-present ka pa rin. Pero nag-present ka mismo sa master nito. Ito ang master mo, ito ang second master. Naintindihan na? So, kasi pagka hindi dalawa unit mo, maaari ang estudyante mo eh lumiban. Kung ito lang ang ginagamit mo, kung siya na rin yung master, siya na rin yung slave. So, ang magiging mangyari niyan, siya yung slave, itong master mo. So, dahil mas ikaw ang magiging, dapat ito nga yung magiging slave, ito dapat ang master. Kasi ito yung nagpe-present eh. Di ba? Ito ang nagpe-present. Dapat siya yung master, hindi ito ang master, dapat to slave, kasi ito yung naglilig, ito yung lumalabas, ito yung dito ka ngayon magano, diba, ako yung estudyante, so nakikita ako na siya, pero ito, hindi ito nakikita ng estudyante kung ano ginagawa mo. Na nakikita niya kung ano yung mga pinipindot mo, so nakikita niya yan dito, tulad nung kanina kung ano yung nakita ninyo. So ayan na, so diretso na tayo. So, naintindihan bang ibig kong sabihin? So pagka kinilik mo to rito, ito, itong presenter na to, pag kinilik mo to, yung arrow down, kinilik mo siya, yan. So, mapapansin mo, nagbago rin siya. Habang nakaharap ka, ito ako, ito ang, ito, nakaharap tong cellphone ko sa laptop. So, ibig sabihin niyan, yan lang ang nakikita ko. Pero, yung pinipindot ko rito ay hindi ko nakikita. Halimbawa, ako yung estudyante. Ako yung estudyante. Tapos, yung nakaharap ako sa laptop. Pero, yung ginagawa ng trainer ko, kung ano yung pinipindot niya ron, hindi ko siya nakikita. Nagbabago, hindi ba? Nagbabago. Pero, tingnan nyo. Dito, nagbago rin. So, ito ang magiging master. Siya, yun, slave. Siya yung magiging slave. So, imbis na dapat siya yung master kasi siya yung nag-invite dito sa isa. So, siya na yon. So, dito ka ngayon, magbibigay ng lecture sa harap ng camera. Hindi dito. Hindi rito. Kundi doon. So, ginamit mo lang siya para siya yun mag-present. So, yan po. So, ayan, nagbabago-bago siya, hindi ho ba? So, habang nagbabago, namamonitor mo ngayon yung mga estudyante mo kung ano yung mga comment nila sa chat.
Tapos yan, kung ano yung ginagawa nila, kung sila ba ay mag-out, mapapansin mo na agad. So, makakapagbigay ka na kagad ng feedback dahil nag-leave sila nang hindi nagpaalam. So, di ba? Diba, masaya ang pagiging Google Meet o online trainer. Pero mas masaya pa rin na meron pa rin actual na magkikita-kita kayo sa isang lugar. Kasi ito, lecture lang ito. Pero yung actual na dapat nila matutunan, eh dapat matutunan nila yon as na sa isang lugar kung saan makakahawak sila ng mga gamit. So, hindi tulad ng online. Kasi online, pwede ka mag-lecture dyan. Kahit anong araw, kahit anong oras. So, yun po ang nangyayari ngayon pagka gumamit ka ng isang Google Meet at gagamit ka ng PowerPoint. So, ang nakikita nyo sa harap na yan ay isang PowerPoint. Diba? So, ayan. So, ito, kung ibabalik ko siya, escape lang naman. So, kung ano nangyari rito sa master na to, yun ang makikita sa sleeve. Ayun, no? O, diba? Pero nandun pa rin yung mga estudyante. Nasa kanan bahagi pa rin yung mga estudyante. Pero dito, walang estudyante. Kundi, ang iyong presentation lamang. O, tapos yan, babalik na tayo doon. Out na tayo. I-out lang natin. Kung ano yung ginagawa mo rito, ano yung ginagawa mo rito sa isa, yun ang nakikita nila. O, yun ang nakikita nila talaga. Kaya ingat po sa pagbubukas, kung kayo ay mayroong mga lihim na picture dyan o video, huwag nyong bubuksan agad-agad, basahin nyo, ha? So, yan na. So, yan lang ang nakikita rito sa isa. Pero dito, ayan, yan ang nakikita naman ng isang estudyante kung saan man siya nandoon. Yan lang nakikita niya. Pero yung dito, ito lang ang iyong makikita. Ito kasi ang magpipresent. Di ba? So, di ba? So, nakita na ninyo ang maaaring mangyari. So, ito ang medyo mahirap doon. Kaya kung kayo eh may mga tinatagong lihim sa inyong desktop, eh ibukod na ninyo o tanggalin ninyo o i-delete. Kasi kung ano-ano baka mamaya, kung ano-ano pa yung mabuksan ninyo na hindi nyo napansin, ay marirecord po nila yan. Marirecord po nila yon. Alam nyo naman ng ibang estudyante, may mga alam po yan sa social media, may alam po yan kung paano gamitin ang kanilang unit o computer, desktop. Tulad ng ginagawa kong to, nakaharap ang isang cellphone sa isang monitor. Ngayon, kung may nabuksan kayong hindi kaya-aya, marirecord nila yon. Kaya ingat, ha? So, yan po ang paggamit ng Google Meet. So, dalawang unit. Kasi kung isang unit lang, ito lang, at pag-present ka, ganyan ang itsura. Hindi mo makikita ang mga estudyante mo. So, hindi tulad nito, pag dalawang unit mo, makikita mo sila ngayon. Yan sa kabandang kanan na yan. So, itong kaliwa, yan ang presentation. So, ito ang pinaka-master presentation. Siya. So, kung ilalag out ko na siya, stop presentation, pinindot ko siya, so lumaki na yung mukha, so nawala na rin yung dito. Nag-stop presentation na. So, stop presentation na siya. So, dalawa na lang yung makikita. Dalawang mukha. Isang nag-invite, saka isang in-invite. So, yan po siya. So, ang gagawin naman natin, end call. Ito. Ang inyo nakikita dito sa master. So, ayan, end call. End call. So, kung makikita nyo naman sa kabila, hindi nila yung makikita. Wala. Kasi stop presentation na tayo. So, stop presentation na. So, end call na yan. So, ayan na.
So pagka na gano, pagka ganyan, so rejoin or return to home screen. Pwede rin, halimbawa nawalan ka ng signal. Halimbawa, nawalan ka ng signal. So pwede kang mag-return join. Sa ano, kung ikaw nag-absent ka tapos yan yung master mo nawala ng signal, ito. Yan. Pwede kang mag-return join. Return to home screen o rejoin ka. So pwede kang mag-rejoin ulit. So makikita mo doon. So hintayin lang natin. So kasi ito lalabas pagka nag-rejoin ka. So join ka uli. Tapusan nyo uli. So, yan uli ang mangyayari. Bumalik ka lang. So, pagka in-out ko na siya, end call, so, balik ulit sa dati, ito na naman siya. So, out na tayo. So, balik na tayo doon. So, balik na tayo sa dati. Yan na. So, bumalik na. So, nasa ano pa lang tayo, ah? Master. Kung yun nag-present talaga. So, yan na siya. So, out na tayo. So, out na. Out na siya. So, ayan po. So, dalawa po ang aking Gmail na ginagamit palagi. Pagka ako po gagamit ng online lecture sa mga estudyante ko. Yung mga estudyante ko na hindi po natapos dahilan sa COVID. Nagkaroon po kasi kagad ng lockdown ng September, ng March. So, ayan po. So, ang gagawin lang natin, out na tayo. Out na rin. I-out lang natin. So, ang pag-out, end call. Yan. So, out na tayo sa Google Meet. End call. So, yan na. So, out na rin tayo dyan. So, yan yung calendar. So, out na rin tayo sa calendar. So, yan. So, yan po. So, yan po. So, sana eh, may napulutan kayong aral. So, aral o nakuhang konti sa kung paano gamitin ng Google Meet, yung schedule. Tapos yung kung paano magpasok ng ipipresent ninyo galing doon sa PowerPoint, isasama nyo rin sa system ng Google Meet. So, yan, makikita nyo naman lahat yun doon eh. Pupunta lang yun at presenting, tapos yan eh, share screen pa rin yun, ano, yung makikita nyo pa rin doon, yung pinakadulo. So, sundan nyo lang yung mga pinagpipindot ko rin, no, kung ano-ano yun. So, nandun lang yan. So, sige po, hanggang sa muli po. Happy learning po ulit.